lang niyang itank yung sleep. Pero alahan, maging quick yung kamay mo doon para hindi gaano na hook dito si PDC. Of course, yung isip ko nga dito, kung kumuha ng bore eh. Kanina iniisip ko kung kukuha ba ito ng bore. Hindi, kasi parang pag nagkaroon na ng Vanguard tong si Pudge, tas may flagship ka pa, activate mo lang yung flagship, parang walang kwenta yung bore eh. Wala nang incoming damage, ano? Oh. But Carlo, punished hard, trying to escape, playing around the trees. Hindi naman siya makukuha pa dito. Pero mabuhay man siya, hindi man nila mabigyan ng strength ngayon etong si Pudge. Pero, napapushback na siya sa lane, napapunish pa din sila at all. Though, Krish, saan siya namatay? Sa may bottom. Sa may bottom, ano? Sa may bottom rune. Oh. And si Godbeat, nagpunta na ng mid. Nagulat ako si Pangoy namatay, eh si Bane yung nakakuha nung kill. So, yeah, there is one error na masama para sa TNC. It's 4 minutes in favor of Hokori. Pero kasi yung lane, iniisip ko nga rin na may TA ka, yes. You have the snowball TA. Pero, ang daming pambasang nag-reflect sa kanya dito. Meron kang meron Midnight Pulse, may rat pa ni Pudge. Tapos kakainin ka lang ni Pudge dito and focus mo lang si Asta. Tapos mag-skill dito lalo si Pudge na one item ahead siya. Parang hirap ata ang pumalo si Asta dito pag ang sobrang farm dito ni Pudge. Yun lang siguro yung kailangan isipin dito ng TNC. And yung kills kasi, isipin mo, kapag nag-collect ka ng kills dito, ang kunat lalo ni Pudge. So yun, kailangan nilang wasan. For sure, pero Bok, ang pinaka nagiging pang-farm niya na lang dito yung wild access niya. Guardic shoving itong si Carlo sa isang area na hindi niya talaga comfort. Which is kailangan eh. kailangan talaga niyang bugawin or umiwas talaga si Carlo, Bok. Rather. So na ganun. Ito tayata si Bok na brains up. Kita mo, napapunish hard and the Hawk is there into the Ras. 5-0. One kill per minute yung ginagawa ng Hokori, mga kaibigan. And grabe lang yung ginagawa dito ng Hokori on that bottom lane. Pero snowball kasi, mas mag-snowball talaga tong Hokori. Like, yung patch. Pero not like no, this, like, pre. Alam mo, yung parang sobrang lala ng natatamo ng TNC. Oh, yun pa. And ito pa, si Krish, nagsasolid, nagsasuffer. Oh no. I mean, Guarding is also here. Pwede siya mabigyan. Pero Fisher, ibibigay para kay Queen of Pain na makakapag-blink out lang naman. Krish will survive. Buti hindi siya namatay. Okay, yun na lang siguro. Buti hindi siya namatay. Speak of namatay, hindi, si Bok, hindi niya expected mahook pa siya doon. Kasi nagpadala siya ng salve eh. Para lang masustain niya itong lane. Kaso yun lang, napasama pa sa kanya dito. And napi, usually ang gusto mo kasi pag Beastmaster ka, minamax mo talaga dito yung mga alaga mo. Pero dahil dun sa Pudge pick, hindi mo magawa eh. Kailangan niya mag wild access eh. Wild access talaga kasi walang kwenta yung burmo dyan eh. Oo, ihook lang yan. Naku po, toss maledict. Hindi makapag-fissure, ay kawawa ang muka dito ng isang ES mga idol. So yung support mo, hindi makapwesto. BTC, hindi rin siya makapwesto dito. Tsaka titignan mo kasi, toss into malipis lang. Hindi rin... Wala na. Wala na. Tsaka ang taas na ng level dito ni Enigma. Alam mo yun, sinusubukan niya mag-fissure eh. Pero the cast time of fissure is way too long para mailapag niya. Diba? Pero parang ha-hands up ka na lang agad. Wild access, dishing out some damage towards Lemire. He's alone, but he's got this. This member up and open, he will fall down. Good Fisher from Mavis. Good rotation. Guardic might be punished as well. Enchant Totem to disable Guardic for a while, but he will survive. Hindi enough yung damage ng TNC to get another hero. Pero mukhang tatambayan na lang nila itong ibaba. Mukhang Guardic. Fire. Mango. No brain sap. Guardic might fall. TP. By the guys from Hokori, way too late, though Carlo will still be punished as Analog blinks into the Scream of Pain. Bok, kita naman siya dito nung mga creeps, pero wala naman pumigil, kaya naman titigilan na ni Queen of Pain ng paghabol. Oo. And muntik mo si Bok doon, almost out of mana doon, pero buti na lang, nakapag-TP naman siya doon. And
Yeah, si Asta, di na rin siya makakalin dahil level 6 na already dito si Enigma. And atas na rin kasi nung damage dito ng idol. And ito kasi nakakatakot kapag ganitong snowball yung nangyayari dito sa Enigma. And pupuntahan pa si Asta. Chilicor though. Magiging casualty dito. Pero Vitali, dropping that Malefice, pinapabayaan niya na dito si Asta sa mga tuplets. Nangangamot, pre! Ito, idolods lang yung maampas dun. Buti nga, matagal yung pagdating dito ni Bane. Dahil kung hindi, auto ano yun, auto brains up yun si TA. Kasabuti na lang, may mga support din yung TNC trying to protect si Asta. Andun yung TNC, andun yung supports nila pang ano, pang bang bodyguard dito kay TA. Ang iniisip ko dito, nasan yung mga stacks, no? And I think dito sa TNC, hindi nila na-provide yan kasi nagsasuffer lahat ng side lanes nila, even si Chris. Hindi lang side lanes, lahat ng lane ng TNC talagang nagsasuffer. Isipin mo na lang, 9 minutes, basag agad yung top. TA hindi nabigyan ng stacks, as you have pointed out. Payat siya dito ngayon, pang-apat lang siya sa net worth. And Mavis, patay na naman mga kaibigan. Another casualty sa side ng TNC. Ilan na flare ship niyan? Hindi ko lang sure. Pero I think nasa mga 4 or 5 mga ganun. And then, hindi ko din sure. Pero Krish, popping off that Rolling Thunder. Makakapag-bounce-bounce naman si John. Sonic Wave is there. Did connect para sa dalawa. Pero Vitali nyo, nasagasaan na muli para mapababa. Okay, good Fisher. Into the lift. Patayin naman dito ngayon si Vitali. That's a good one para sa TNC. Though, ang masama doon, si Asta ang naging kapalit. Sabay, Nightmare kay ES. Setupan pa ba ng kill dito ng Hokori? And yep, that's Silicor tossing him dito ngayon sa harap ni Analog. Ancient Totem is there. But the damage of Hokori is enough para mapatay si Mavis. Dalawa ang patay sa side ng TNC. Punch naman, napakasayang nagpa-farm sa iba. Bati yung Licor, namatay dito ngayon kay Krish. Good swash buckle in, pero Gardic right around the corner. He's still level 5. Wala pa siya dito ngayon pang grip, pero no need, sabi ni Analog. As he takes down itong si Topa, the final play para kay Gardic. And napakagandang grip. There's gonna be the Malefice. Tuloy-tuloy lang yung damage, pero mag-scream na lang dito si Analog. At, ano yun, rate fuck pa nga yung pumapatay sa kanya, mga idol. Nagkukul ng GG. And disaster pa kaya hasta yun. Aboy lang ng TP, Vince creep agad, di nakita agad level 6. Oh no, this is scariest part dito for Corey. If ganito ka-snowball yung drop mo, and punch drop pa kayo, especially. Ang saya mo pag ganito yung punch mo, men. Tsaka walang farm si TA. Hindi rin siya makapalo. Hard stock si TA dun sa kanyang lane. Panglima siya sa net worth. That's a TA, guys. Kung matatandaan natin, flash farmer yan. Pero 11 minutes, ganyan yung farm. Medyo questionable. Napaganda naman ang ginawa dito ngayon ng TNC with the Rolling Thunder plus the Echo. They'll be able to get the two supports. Queen of Pain forced to escape. Good double para dito kay Box. So siguro, yun na lang yung gagawin muna ng TNC. Pick off as 5. Diba? Kahit pa paano makakabawi sila kung ganyan lang naman yung gagawin nila. Online na rin kasi level 6 ng support dito ng TNC eh. And well, for them, it's something, no? It's something na kailangan nilang ditong ma-recover. Dali na, na-push out na rin dito yun. Almost yung mga tier 1 towers mo, except sa bottom. But kontrolado na dito ng Hokori yung map control eh. Deka, Luigi. Ito, pati si Kimo. Si Kimo na nagsabi. Hindi naman kasi kaya ng TA yung Tiny Enigma. Bura out sa lane. Totoo naman. Diba? Totoo naman. Tapos, ang kasama pa nilang support, ES. Pareha sila mga ngawawi dun. Pipili na lang yung ano, pipili na lang Hokori. Sinong kukunin nila? TA o ES. Oo. Diba? But, kung titira mo kasi, kahit sino kasi itos dito ni Tiny. Oo. Sure kill eh. May kalalagyan, pre. Meron at merong kalalagyan. Pero, for Hokori, wala na. Kita mo si yung network dito ni Pudge, 7K. TA nyo, lumpo na, guys. Oh, almost doble na yung network. Pero yun lang si Analog. And something for TNC. Maganda yan. Kasi kahit papano yung TNC nakakakuha ng core, nabibigyan nila dito yung Hokori sa mga ganito, sa mga dead moments, no? Hmm.
Buti na lang napag-push sila ng tier 1 tower sa may bottom. Which is, syempre, pag Beastmaster ka, kailangan mong... Oh, tsaka, di, rumekta siya ng raid pack eh. Oo. Inisip ko kasi, dito kasi... Kailago lang. Kasi lalaban na yung ano, yung Hokori. Plano na nilang pumalag talaga eh. Oo, oh, tama, tama. Ito yan. Which is, inisip... Nung una, inisip ko dito kung mag... Mag-bevessel siya. Kasi parang hindi na yata nito yung bevessel. Raid pack lang talaga. Okay. So, siguro for Hokori, ito na lang yung nagiging ano nila. Nagiging cost. Pero wait! Wait! The Black Hunter na lang was way too good and unstoppable for Vitaly. He might die! Pero nakakuha naman siya ng successful 2 kills. Make it 3! What a play by Vitaly, mga kaibigan! Hands down to that enigma with that clutch hole, mga idol. Oh, and boy pa mga idol nasa dyan. Kasi... kahit kung black hole lang yun, di siya makakakuha ng triple kill dun. Ito lang, but buti na lang gamo, ang dami ang mga Aliporus dun. That's why nakakuha siya din ng triple. Kasi yun eh, gamble mo na lang to. Try mo na lang gumawa ng play and that play was a 3v1 situation. Oh! Yung pagkamatay mo dun. Then, iisipin mo na lang, TNC, ano na yun eh, okay na makakapatay na sila dun. Core yung makukuha nila if ever. Malilesin nila yung damage or malilesin nila yung casualty. Pero tatlo pa yung nakuha sa kanila. Naka-triple kill pa si Vitaly. I mean, he's dead. But to think na namatayin ang tatlo yung TNC, ano magagawa nila sa kill na yun? Bali pa din. Oh. Pero, Bok, maiisahan pa mga kaibigan, and that's another casualty sa side ng TNC. Queen of Pain, living his life. Actually, Hokori. They're that's living enough. Their life right now. And they're now going for Roshan. Oo. Oh, mabilisan Roshan lang to. Tsaka, yung isipin mo yung mga lag. Hindi ko alam ba't mirror niya si Lumir dun. Hindi ko dapat sinigil na lang niya yung roar niya dun. So, di na matatreaten dito yung Hokori sa ulti. Kasi echo slam na lang. Kaso, ang echo slam mo dito, kailangan pa ng blink dagger. Which is malayo-layo pa. Malayo-layo pa. Totoo. Too easy for Hokori, sabi ni Boss Miguel dito sa Facebook. Pero parang ganun nga pare. Sa ngayon, sa napapanood natin, it's way too easy for them. Sumusubok yung TNC. That's true. Nakakuha sila ng mga pa-solo-solo, tawag dito, mga nagso-solo na hero sa side ng Hokori. Pero kita naman natin yung ginawa ng isang enigma with that black hole play. Diba? And... pero siyempre kailangan mo pa rin na isipin there's still a Rubik in the pool dito for TNC and pero oh, yun din. Kaso iunahin lang siya dito ni ano eh ni Queen of Pain eh, meron na siyang Orchid oh. Kaya yun yung naging purpose dito kaya nag Orchid siya. Targetin lang niya every time si Rubik para hindi siya makapag-steal ng black hole. Takto naman yung duration nun eh, if ever. Pero for TNC, they'll be taking out tier 1 middle tower, pero yung Hokori, they are a step ahead. They're now taking the tier 2 top tower of TNC. Wala, basag na to. Wala nang fortification for TNC. Siguro for TNC or for the dire side, gagawa na lang sila dito ng ano ng pressure sa may bottom para kahit papaano, magkaroon sila ng trade. Diba? Oh, which is badly needed din. Kaso si Pudge, titipin na lang siya. Alam niya mages, so pwede siya kamatay twice. Pero, pero magsusmoke sila. So, bibait out nila dito ages. Possibly. Ano na nakakuha? That's the dismember. Dismember. Pero buhay pa si Pudge. Analog with that arcane rune. Cooldown yung blink niya. So, hindi muna siya dito papasok. Rolling Thunder will be committed. Plus the roar. Dali si Queen of Pain. That's something good for the side of TNC. That's gonna be the nightmare. He won't be saved. Ito naman po ngayon si Vitaly na pumapasok. Nagahanap ng area for that black hole. Good echo. Stopping Gardic. But Gardic makakapag-sustain dahil sa kanyang brain sap. Teolicor might be taken down as well. Avalanche to delay these two. But still, he's down. Asta taking that one. TNC, wala kaming pake. Kahit meron kayong Aegis. Nakakuha na sila dito ng dalawang hero sa side ng Hokori. Kaya naman, hindi muna sila titigil. Ngayon, they will fight as 5. Wala kaming pake sa mga early kills nyo kasi pwede pa din daw silang makabawi. And that's good para sa TNC. Oo. Siyempre, badly teamfight yun for TNC. And may nakuha naman dito si BDC. Still has the grip, so pwede pa silang kumuha ng pick-up at least. Yan. Pero may... ay, para shoutout pala kay Boss V. Good evening.
Shoutout kay Yamuk. Shoutout kay Yamuk. Eh, sorry. Oh, nagtatawa. Mag-sorry ka, mag-sorry ka kay Mokay. Eh, di sorry, wala na. Boss, pinapobroke ako ha. Kasi, bigla ako pinose eh. Bigla na ako lumipad. Pumukas, P-R-O-B-O-K-E. Classic nga yun, no? Para ang si, ano? Para ang si Kuya Jobert. Wala na, provoke lang ako. Kaya sinabi ko, pero hindi ko provoke. Idolords and nangyari sa laban? What happened? What happened? Pages. Ah, na-commit yung Pages. Okay, okay. So, Avalanche is there. Pages lang ng bahagya, direct. Okay na ulit. Thank you, thank you, thank you. Goods na, goods na. So, ayan. Ayan. Refresh nyo lang mga idol para bumalik tayo. Okay, okay. We're goods, we're goods. Rusod by TNC. Maghanap na sila dito ngayon ng kanilang mabibiktima. Wala nang ages, so bakit tayo matatakot? That's gonna be Lumiere going in. Kaso masyado ka ng malalim. Good nightmare, but wait. Yung black hole sa isa lang, which is yung naka-Rolling Thunder. Pero Sonic Wave is there to get that final kill kay Krish. Mavis will also fall. Great towards Asta, napapalagpa. Good refract. Kaso, Nightmare's there. Lumiere jumping into that dismember. Vitaly getting another one. Four guns aside ng TNC. Akala ko sa kanila pa yun, pero yun ngang Hokori. Wala man kaming Aegis, papalagpa din kami. Diba? Pero di mo rin masisisi yung TNC doon na... Kututusin, good call siya na... Okay, wala na Aegis. No? Lumaban, pero... Oh. Still black hole, meron pang grip. Tsaka... Hindi lang pala yung grip ang pipigil dun sa Rolling Thunder, kundi that black hole din. Oo, oh, black hole din. Siguro kailangan ng dagger ni ES? Oo, oh, badly needed talagang dagger dito, no? JB. Speak of dagger. Speak of dagger dito. Oh. Mukhang malayo-layo pa si ES. Oh, dagger na si Enigma, pero si ES ang malayo-layo pa. Tsaka, di rin kasi siya na-prioritize dito na mag-farm eh. So, di mo rin siya masisisi dahil hindi sa post 5 ES. So, ito post talaga yung magiging consequence niya. Madedelay talaga yung dagger, no? Pero yun nga, sabi ni Boss, tawag dito, ni Boss Jun, medyo mali yun ng TNC dahil nga, wala din naman silang vision. They're not expecting that Enigma to be there to pop his BKB, ano? Yun din yung big error ng TNC on that attempt. Pero syempre mga idol, hindi naman doon natatapos yung ating laban. Baka makapalagpa yung TNC. Oo, pwede pa. Basta mapag-farm pa ng konti si Asta. Kasi sa ngayon, recovery mode pa rin siya eh. And hindi lang si Asta dito, kundi si Krish. Like, yung mga Rolling Thunder niya dito, hindi pa natin gano'n nakikita yung effectiveness niya or yung impact niya sa game eh. Lagi na ilan-ilan pa lang, no? Oo, mga ilan-ilan pa lang. So, tingin ko, alam niyo na mga godly na Rolling Thunder sa backlines, yung kayang pumigil sa teamfight dito ng Hokori. Pero, I think sa mga time na yun, possible mag-BKB na dito yung core ng Hokori eh. Even si Enigma, no? Na, kung ano yung mangyari. Pero, mukhang malalay-lay pa sa yung BKB dito yung Enigma, which is, kakabili lang niya dito ng Blink Dagger eh. Yun. Pero, vision dito ni Beastmaster talaga yung kailangan nilang, ano, panghawakan, di ba? Yung Hawk, no? Beast, wala hook pang vision. Tama, wala pang hook nga doon si Beastmaster. Which is, as we pointed out, badly needed for TNC. I mean, kaya naman nila eh. Diba? Kaya naman nilang makakuha ng mga kills. Nakikita natin kanina, basta right target lang. And, itong ang si Pangolier, for as long as wala yung grip, walang black hole, he will be freely rolling in and out. Not unless, kung mapigilan siya dito, neither si ES or maybe si... Rubik, 'di ba? Kasi kaya mo naman siya pigilan eh, pero ang problema kasi pag nagkaroon na siya dito ng Aether Lance, parang hirap na siyang huliin eh. Dahil dun sa cast range din as well, 'di ba? Mali mo, yung Bane, hindi mo napapansin ang layo niya dun sa pagkakas niya dun ng Vayne Script. Kaso magiging so for TNC dito, yun nga, nabanggit mo dito, the right targets. So kailangan nilang maunan at least Enigma, they need that vision lalo na sa Hawk. Para at least may alam sila, maalam sila dito or maplanuhan nila kung sino kailangan nila i-target ng una. Pero speak of target, naku, sila pa yung naunahan, Luigi. That's Bok deleted by Analog. And without Bok,
medyo mahirap pumalag for TNC since kailangan nila lumaban as 5. Diba? Oo. Tsaka, isipin mo kasi si Pudge dito pumapronte eh. Parang nagpapansin lang sa labas eh. Ganun si Pudge sa game na to eh. Tama. Kaso, dito sa game na to, if you're TNC, kailangan mong iwasan si Pudge. Yun lang. Kasi kung dito na mo, pag pinapansin si Pudge dito, wala din eh. Wala kayong mapapala dyan, kumbaga. Ayun, teka. Nanakaw ni Rubik yung flash ship. So, sa stock up siya. Hindi, makukuha ba niya yung ano, yung stock ng flash ship ni Pudge? Kasi ngayon ko lang din nakita yung ganyang klase ng ano eh, yung ganyang klase ng situation na flash ship yung nanakaw ni Rubik. Alam ko magsistock pa rin siya. Diba, katulad nung Merc, kapag nakuha mo yung third skill ni Merc, diba? Yung ano shift. Yung makakapag-shift ka. Pero yung ano kasi, yung tawag dito, yung flash ship, kung ano yung stock ni Pudge, yun din yun. Diba? So, ang question ko is, kung ano ba yung stock, eh, yun din? Makukuha na? Hindi. Ano lang? Please answer. Pagkakalam ko zero. Zero pa rin. Di zero, yung, no? Oo, alam ko zero. So, magkala mo pa rin siya mag-gain. Okay, okay. Pero anyways, mga idol, that's gonna be Aided Pangolier. He overextended. That's why he got punished. Pero like we've said, mahirap pumalag yung TNC or yung side ng TNC if kukulangin sila. So medyo bad bits to. Tiny? Madidelete ba? Good Fisher? Matay ata to. Patay si Philip ba? Okay. Good pick-up. Ayun naman yung mga mangyayari dyan, mga idol. We're not a good rate for TNC kasi si Pangolier na napitas from Thunder Use. And eh yeah, zero. Nakita ko bago nilipat doon kay Beastmaster. Kumbaga ma-active niya lang no, ma-activate niya lang pero hindi makukuha yung stack ni Pudge. Oh. Yeah. So back to zero siya. Andaya kasi titira mo andaya niya, andaya rin niya kapag may stack. Kung pati yung stack makukuha mo no. Oo, pati stack mo andaya na parang ang kunat na ni Rubik noon. Ano talaga yun? Meta talaga. Oo, oh, mag-comment. Oo, oh, mag-meta si Rubik yan pag, kahit pa paano. Pero anyways, mga kaibigan, Dagger on the way for Mavis. Good thing meron siyang shard. BKB ni Mavis, ni Lumiere, sorry, ginamit na. Nanlambot na ng tuluyan si Bok dahil dun sa Midnight Pulse Plus, the Wrath of Lumiere. Tapos Black Hole, yun yung magiging threat nila dito. Tapos si Krish. Tarong, makapag-back ba siya? Ako, ay, hindi. From mid. To top. Makikita na naman natin dito ngayon itong si Pudge pero buti at may Lotus Orb si Pango. Oo. Okay. Shoutout pala kay Sir Mike, nakarating lang. Shoutout kay Sir Mike and sa mga tropa nating Facebook diyan, baka naman share niyo na yung stream. Mga kaibigan, pero TA nowhere to be found, continuing the farm for TNC. Siya yung magbubuhat dito sa team na to, so kailangan niya talagang kumuha ng farm. Since hindi siya na-stuckan kanina, wala naman ng laning, hindi na nakafocus yung Hokori sa kanya, it's time para kumuha ng mga items na kinakailangan, di ba? Oo. Walang nga si Mike, pinatay niya ilaw. Galing nga nun. Galing talaga. Lubos nga. Parang ikaw lang minsan, pag si Mike yung nag- sabawan kayo dyan ha, grabe naman yung streaming room nyo. Si Jay ata ang ginanon ko eh. Si Jay ang ginanon ko, si Mike hindi. Yan madalas nagpapatay eh. Pero ito, nagsmoke dito yung TNC ha, so mukhang they're ready na kasi may mga naipon na rin sila na item dito. So, ah, kompleto sila. Tsaka kompleto din. Kompleto sila dito. Mm-hmm. BKB naman na si Pudge, so for Hokori, wala din naman problema pumalag. So tingnan natin ano ba mangyayari. Sino bang mauunahan? May mahook ba dito si Carlo? Which is meron. Okay, that's coming right for instantly pop for Enigma. Namatay na nga kaga dito ngayon, etong si Vitali. Kaso kuya mong Pudge, tayang yung unat niya dito. Anong nakuha si Queen of Pain? Hindi. Wala pa. Nakatakas pala si Kyop, nakatakas pala. Ay, si Ice. So, nung before na mag-flush dito yung both sides, iniisip ko dito sino mamanalo. Manalo ng Rosh, which is yun nga yung nangyari. Hindi. Siguro, tawag dito, good pick-off para sa TNC. Diba? Kasi for Hokori, hindi na din sila nag-commit eh. Parang pa-escape na talaga sila dun totally eh. Kasi it cost them the ages, that's for sure. Diba? Oo. Ang malas pa dun kasi, ang na-hook si Enigma. Enigma! So wala talaga siya magagawa. Pinalo pa agad ng Roar eh.
Radiant's middle tower. Alam nang taas din eh. Tsaka wala ding mga Lincoln siya yan, mga ganun. Kailangan niya na siguro mag... Kailangan siguro mag BKB. BKB or Lincoln. So, pipili na lang si Enigma. Kasi kung titan mo yung item niya, nag-octarine siya. So, gusto niya dito CDR para if ever, maka-black hole siya ng maaga dito. Pero si Lumiere pa. Oh, ganda ng hugot dito ni Carlo. A taste of your own medicine. Good. Load absorb. Para dito kay Krish. Sabay kaway and sagasa patay. Si Lumiere. Good play para dito sa TNC. We're seeing some signs of life sa side ng TNC, mga kaibigan. Diba? Ay, di ba ganda? At least mapalag yung TNC sa TIA caliber na na team. I think di basta basta nagpapadarag, no? I think sa game na to, nagsistep up na si BTC. Ang dami nila nakuha ng mga ults kanina. Tama, kaganda ng nagagawa, no? Oo. Yung mga nakukuha niya na spell. Pero, ito naman. Patay na naman si Bane. 3v5. Make it 3v6. May ages pa dito itong si TA. Pero Asta, getting tossed back. BKB forced para sa kanya. Aso, syempre, natakas na lang sa dyan. Ay! May shard. Okay. May shard si BDC. Kaya, yung makukuha mo na mga spell, kapag may shard ka, pwede mong gamitin. Wee. Oo. Pero, well, BTC carry, sa data lang, dito sa game na to guys, BTC carrying the game talaga, for his team. Ang ganda lang nakaw niya, no? Oo. Di lang yun eh, isipin mo, mga hooks niya, dami niya napipitas, tas yung mga ultis. Pero yung black hole, parang, iniisip mo dito yung black hole, parang hindi na niya kailangan, or depende siguro, kung situation na kailangan niya kunin yung black hole. Kung mga team fight, ayan. Pero yung mga ganitong spell, ang laking bagay sa kanya eh. Pero sino yun? Maglilinkin. Ah, Enigma. Okay, good item choice. TA naman going for Daedalus. Ayun desk dito si Rubik. Kailangan niyang tumagal sa laban. But the TA is right here. Sino nag-BKB? Yun na nga, pinakita na finally. Lumiere chowing down dito ngayon kay Beastmaster na makakawala. The hook will fail. Sonic Wave is there to take down Carlo. Eto naman po ngayon si Asta. Hindi masyadong maramdaman yung damage niya. Good roar from Book. And eto na finally, yung damage na hinahanap natin. Binigay para dito ngayon kay Vitali. Analog na patay pa ni Krish. So this is something na pangahawakan ng TNC. Sila naman daw magiging agresibo. Wala pang ages na nakukomit. Lumiere, papalag ba? Bakit naman papalag sa dalawa? And tutulong pa nga dun si Pangolier. That was nice from the side of TNC. They're able to get 3 cores. Uh-oh. 3 cores dito sa side ng Hokori. Good start sa Hokori for sure. Kasi nabugaw nila si TA. Pero the moment na pumalag na yung TNC and nawala na nga itong si Enigma, it's go time for the Dire. And may ages pa itong TNC, kaya sobrang confident nila. Pati Coaster, Buybox, tsaka ito na. Okay sana yung target dito ni Queen of Pain eh. Pero ang problema lang is may Buybox si Rubik eh. And then yung Enigma, medyo off din yung position niya eh. Pero di mo rin siya masisisi kasi yung Vin script, yung Vin script dito ni Bane is si Pangolier. Pero hindi siya naka-Rolling Thunder that time. Totoo. Kumbaga, hindi na sayang yung skill ni Pango, di ba? Asta naman, kaya hindi siya makahampas dun earlier kasi umahanap siya ng better position, which is good para sa TNC, di ba? Naghanap talaga sila ng right moment or exact moment kung sa ilan sila papalag. Yes. Pero mga... Gusto ko din yung roar ni ano doon, yung gusto ko yung roar ni Bok. Sulit na sulit yung roar niya kasi nabigyan talaga yung ano, yung Hokori eh. Nakapag-blockle si Enigma. Si Enigma talaga yung kailangan niya i-prior target. Kaso ang problema dito, nag-iisip dito yung Enigma kung ano yung guys na bibuild ko dito. BKB ba? Lincolns? Kasi isipin mo kung mag-BKB siya dito, may pampierce eh. Pero iwasan niya, may iwasan niya yung mga Fissure, yung Rolling Thunder, ayan. Pero wala, torn talaga siya dyan kung BKB o Lincolns. Ang dami. Ang dami talagang pipigil dito. Eh, ko, both na lang eh. Kung mabubuo niya ng dalawa. Pero for sure, isa sa mga item na yung mabubuo pagal niya. Pagal pa. Pipili ka, anong unahin mo, syempre. Oo. Diba? Pero nag-fight na dito yung Beastmaster, which will lessen the magic damage from Hokori. Okay. We'll see. A Lincoln for Enigma. Pero mas uunahin niya yata yung BKB.
na kasi ko kailang ah, nadidinig niyo ba kami mga idol? Actually wala, pati sa live nawawala din. Nawalan. Nawalan tayo. Naputol, naputol yung live. Oo. Naputol tayo dito ah. Naputol. Naputol yung net. Pero guys, hello? Are you there? Ano ba, dinig niyo ba kami? Naputol lahat. Teka lang ha guys, nawala daw sabi nila. Oo. Dinig niyo kami. Hello guys. Hello. Okay, okay. Oo. Guys, nawala lang saglit. Okay, sige, sige, sige. Pero anyways, mga idol, ito na nga po yung ating game. So, tumuloy na po tayo dito ngayon. This is already the game number 3. Yappy, yappy, direct. Okay, thank okay. you, thank you. Ox na. We're now back. Wala namang masyado nangyari. Wala namang masyado nangyari doon sa ano, doon sa moment na yun. Napitas lang si Tiny. Napitas na si Tiny. Yan. Nag-rip yung laro. Tama ka dyan, Boss Mark Henry. Nag-rip tayo ni Bane. Ilang daw tayo, sabi nila. Pero ito na. Sakto tayo sa clash. Sakto tayo sa clash, mga kaibigan. And ito nga ang TNC. They have the upper hand. Magaganda yung nangyayari for them. And Hokori, napakawalan nila yung advantage nila earlier. That's why they're being punished right now. Pudge. Nailift dito. Mag-out taking lang. Some damage. Pero... Napoprobok lang. Anong poprobok nga lang daw yung TNC dito. Pero Glimmer Cape... Sino? May nakita ko eh, magbubuo ng Glimmer Cape. Apakabilis. Ah, Bane. Okay, Bane. Sorry. Apakabilis kasi nung camera eh. Bigla ilipat sa ibang hero eh. Oo nga. Kasi patch kompleto na yung Shiva. Shiva? So may answer na sila sa TA na Armor Corruption. And yeah. Of course yung possible potential heals, no? Kung magpapakunat sila. Pero so kasi pag-hubble mo dito, yung armor talaga eh. Ah, ganims na si Pangolier. So, may ano na, may additional damage na yung Rolling Thunder niya kapag ka nag-shield crush siya dito. Mm. From the swashbuckle. Tutusukin ka ng apat. Sundotsu. Sundotsu. Four-way. Four-way sundot. Four-way sundotsu talaga. Pero sa ngayon, TNC, they have the upper hand, 35 minutes in, 4 staff for Earthshaker, which is good. Hindi naman na problema yung setup sa kanya, kailangan niya lang ng pang-escape, diba? Or pang-tulong na din sa kanyang kakampi if ever maboset sila dito ng Hokori. So yung ginawa ni Asta all the way, bumawi talaga siya dito. Meron siyang double damage kaya makate yung matatanggap dito na itong si Pudge. The roar will go through. Well, on the back, eto na po ngayong si Earthshaker ang sinusubukan ni Punish ni Tia Liquor. Pero patay na si Lumiere. May black hole na nakomit. Avalanche is there para dito ngayon kay Book. Aso Nightmare or Asta. BKB na-commit para dito kay Enigma, but they are looking for this TA na makakatakas lang. Good escape for Asta. Vitali, siya na ngayon yung pwedeng maging victim dito ngayon itong si Chris Gibb. Na wala na siyang BKB. Swashbuckle in. Queen of Pain got no mana, but there's some para makapag-blink out siya. No follow-up mula sa TNC. Good sana yun kung napatay din nila dito si Queen of Pain. Pero, ang mahalaga, inakuha nila si Pudge. Oo. Diba? Di ko alam na nangyari sa Hokori dun sa dun sa mga fights na yun ah. Kasi yung Pudge ng TP sa may mid. Pero tinatangkap niya yung damage. Pero medyo in-underestimate niya yung damage dito yung TA ngayon. Kasi naka-double damage eh. Oo, naka-double damage din siya. Just Daedalus, no? Teka lang, relax refresh lang tayo lang. Mga idol ha, refresh nyo lang, refresh nyo lang din yung ating live, magiging okay din yan. And kagandahan naman dito, nagkakaroon man ng error sa ating feed, eh wala nangyayari, diba? Yan, direct ako, dinig na. Okay, okay. So pag kumitik guys, refresh nyo na lang, pero Rolling Thunder, nakumit sa dito ni Krish, papasok siya dito sa may likod, pero naipit na mali ng talon, kaso tiny nyo, namatay na kagad, that's Asta.
taking the liquor. Nagka-error man dito itong si Chris. There's Asta. To compensate, taking down one hero sa side ng Hokori. Mukhang maganda yung rush potential ng TNC dito. Mavis, maganda din pwesto niya. Pang-counter initiate dito. Oo. Pero hook. And wala na hook na lang yung bore. Yung bore. Refresher shard ang open. Eto nga ngayong na-echo na sa mukha si Analog. Wala na siyang ibang magagawa. Roll on the side. This Bane, alam na ng TNC. Atin na to. Huwag na natin bitawan. May tip pa kay Lumiere itong si Asta. And this will be the ages for Asta. Hokori failed to take advantage doon sa kanilang early lead. Oo. Tapos si Enigma pa, kailangan niya mag-ingat. Buti na lang blink. Kasi kung... wala naman siya dyan. Oo. Kasi kung nag-stay in pa siya or nag-overstay pa siya doon, pipitasin lang siya dito ni Asta. Pero, yeah, so TNC, their third rush, napunta sa nila. And, then, ito na yung time ng TNC na, ito na yung established ng kanilang draft. No? Somehow, na-comeback nila itong, yung snowball potential dito ng Hokori. And then, this, no? Nag-iba na ang storya dito, JB. I think this is all on TNC na. Oo. Mm-hmm. Kasi kung nagtuloy-tuloy yung Hokori doon, kanina, I mean, sobrang lala ng tinatamo ng TNC earlier. But with the space provided dito kay Asta. Actually, hindi eh. Si Asta yung gumawa ng sarili niyang space. Talagang magandang umiwas si Asta sa gulo. Diba? And for Hokori, they failed to take this game away from TNC. Gusto ko tong ginagawa ng TNC ngayon. Na-hook dito ngayon si Asta. But the Lotus Orb is there. Hindi siya mangangert-ngert dito na itong si Tropa. The Sonic Wave will finish off TA. But that's his first life. Ages committed sa side ng TNC, but to think na Seraphrax dito yung na the Lord's Comitic na naman, and alam nyo na ang sunod, refresh nyo na lang mga kaibigan, pero BKB na gamit, the thing is the grip might be successful mula kay Bane, kaso patay na si Vitali. Okay, another hook. Pero may follow-up damage ba from the side of Hokori? That's the question. Gardic looking for some play. Nightmare is out there para patulugin si TA. Pero walang pa-follow-up. May pause pa from TNC. FPS drop daw pala. Nag-FPS drop daw. Okay, and that's gonna be some pause dito sa game. Mainit yung ating laban ng TNC. Nakabasag na sila dito ng Seraphrax on the mid lane. Napakahuna pakasay. Yes, guys, isigyan nyo lang sa TNC. Mukhang mga nagbet sa TNC, buhay na buhay ang buhay yung bet, buhay. Guys. Oo, yung mga naka-ano dyan, yung mga naka-game winner TNC, mga pinanghinaan ng loob ng game 1. Ano, direct? Okay, no problem, direct. Ayan nga, meron din naman problems dito yung TNC kasi syempre, alam nyo na, ganun talaga. Ang mahalaga, nakakabalik tayo, nakapag-recon. Hindi naman napuputol yung ating live. So, sa ngayon, TNC, magiging kampante sila dito. Diba? Kasi syempre, nakakuha na tayo ng racks, hindi natin kailangan masyadong mag-overextend. Nakakuha na yung ages natin, so ba't pa tayo lalaban? Oh. We need to chill. Yes, chill lang guys. We're controlling this game, di ba? So, yeah, I think ang ganda na kasi nagiging target ng TNC. Hindi na nila problema yung Pudge, tas Enigma getting control, and nung wala pa tayong nakita na mga crucial blockos dito. Yung play pa lang, yun pa lang yung naging impact dito ni Enigma. Then after nun, wala tayong nakita ng matipong black hole after dito. After nun, triple black hole dito ni Enigma, nabaliwala na guys. Dun talaga, dun na hinto yung momentum ng Hokori right after that one. And TNC, wala, grabe yung ginawa nila dito ngayon. Good comeback. Pero, sa try nila? Hokori, nagaanap na mabibiktima. TA nyo, pwedeng mabigyan ng alert na black hole is there to follow up yung liquor naman. Mapapatay siya. Kaso, Echo from Mavis, binigay dito ngayon kay Lumiere. Stolen black hole na napigilan na kagad. Day and this will be popped off para dito ngayon kay Carlo. But look at Hokori, they're fighting back. Good hook though, that's Mavis getting a double. Queen of Pain,
kaukaw pa dito ngayon ng TNC, and that is a Carlo down, though double kill yon para dito kay Brock. Asta is back, and yun nga pong TNC, good punch back ang kanilang nagawa dito. Okay sana yung set from Hokori, pero the thing is nangawawa sila right after that one. May buybacks pa naman yung mga namatay dito sa side ng Hokori. Totoo. I think panilang depensa ito. Pero kung ikaw si Asta dito, you need to be careful, kasi pag naisahan ka ng ganun, eh, it's gonna be a total diebox. So possible may chance pa dito yung Hokori. So if ever na mapatay nila si TA, pwede pa, diba? So may hopes pa sila dito na somehow madepensahan nila yung rocks nila dito, and Queen of Pain 35 seconds. Pero ang tanong, ma-hold ba nila tong top rocks nila dito eh? Tama, hindi pa naman mega eh. Kumbaga meron pang bottom set of rocks. So buyback from Pudge committed already. They wanna go para dito ngayon kay TA. The grip kay Pangolier, sabay ngat-ngat dito ngayon kay TA. But Asta might be taken down. Asta la vista, baby, sabi dito ng Hokori. Pero TA nyo out for 120 seconds. That's a dieback box. Susunod pa, mga kaibigan, out na siya dito ngayon. Nabing wit na ni Lumiere yung isa. Double kill for this Pudge. And ito na ata yung pag-fight back ng Hokori. Pero hindi pa naman enough ito para masabi na Hokori na yung makakakuha ng game. Oh, and ang bagal din sila pa. Kulang pa. Siguro nag-overextend lang doon si Asta, nang gigil lang sa pagbasag. Diba? Pero it cost the buyback. It cost the buyback of Hokori. For sure. Oo. So back and forth yung mga buybacks. No buyback on TA. No buyback for Beastmaster. Yung ibang, alos lahat ng hero dito ng Hori, I think wala silang buyback din as well eh. So I think kailangan pa rin lang maging careful, kasi even na walang TA dito, I think kaya pa nilang kumuha ng mga plays dito, like yung mga Rolling Thunders into Echo Slams, mga ganun stuff. So I think kaya pa nilang mag-burst eh. And Ruby, kailangan niya na maganda spell. Yung tower push naman ng Hokori, hindi ganong nakakatakot, since Enigma lang yung nakikita ko na talagang babasag doon. Pero good Lotus Orb, pero Black Hole committed just for this Pangolier. He will die. He does have the buyback together with the Beastmaster. Pero si Beastmaster kasi malapit nang mabuhay yan, so I doubt na mag-iba-buyback niya pa yan. And hindi naman na kasi pabasag dito yung Hokori. I mean, Queen of Pain's damage is there together with Eidolon's. May fortify naman yung TNC. Mabubuhay na si Beastmaster. So magbaback ba yung Hokori dito? Tingnan natin. Pero hindi, itutulak na yung tier 3 mid. Tutulak nila ito. Oh, wala si Aste eh, pero mukhang isang set of rocks lang at least. Pabuhay na for 18 seconds. May buyback si Pangolier. Kung gusto ng TNC lumaban, kailangan nilang intayin dito si Asta, which is the main damage dealer at the moment. Oo, oh, and at 40 pa, mukhang hindi nila tutuloy. Pwede, pwede pa rin okay. Na dito lang. Okay, buhay pa, buhay pa. Minga pa yung TNC guys, relax lang kayo, buhay na dito si Asta. Relax lang. Relax lang, TNC fanboys! Relax lang, TNC bettors! Uy, ano yun? Ano nahulog? Penta-edge. Penta-edge. Okay, okay. Kaso, ikagi-cake-patch yan eh. Easy. The design is very Pinoy? Question mark? Hindi natin sure. Hindi pa sure. Easy lang. Kasi ko dito, anong magandang kunin ni Patch? Feeling ko, spell prison, tier 3, tier 4 item eh. Oo. It's been. Pwede rin. Fixter Cloud, okay din. And finally, Enigma, meron na rin siyang Lincoln Sphere. Kanina pa niya pinapangarap. Kasi di rin siya maka-prime, hindi rin siya makalabas dahil na-stabilize dito ng TNC yung map control. Yan. Okay. So guys, we're the official broadcasters dito. Kahit manood pa kayo dun sa kabilang ibayo, sa mismong stream, eh, sabay lang yung mapapanood nyo. Okay? So siyempre, official broadcasters tayo dito eh. So, easy lang mga idol. Easy lang kayo dyan. Wala pong ma-ano dyan. Wala pong ma-i-spoil. Okay? I-relax-relax nyo na guys. Dahil dapat di mamatay si Carlo. Totoo naman. Kasi siya talaga yung nagiging ano dito eh. Way ng TNC para makapalag, no? The Rubik. Wala na rin makatower tong Hokori eh. Kaya kung titignan mo, pwede lang sila mag-split dito. Si TA pwede mag-split, si Beastmaster pwede mag- Hamster. Cancel ko muna yung pinagrab kong McDo. Cancel. Cancel mo muna. Easy lang. O kaya na. Baka, ano eh, baka dumating tapos biglang walang pang ano eh, no? Walang pang bahay.
Tapos no, wala palang pagbayad. Madilig ko rin hindi matapos. Eh, order mo na lang pagtapos ng series para mamaya sa Lil Gun vs. AG, tumichibug ka na lang kung sakaling panalo, di ba? Hmm. Kung talo man, at least makakabawi ka sa next series. Pwede. Oo po. Grabe yung laban. Ang higpit. Wala pang talo, mga idolo. Wala pa. Ang game pa to. Yeah. Kumakapit pa yung Hokori. Yun naman yung kagandahan sa ganitong klase ng laban, di ba? Hmm. Siyempre, sila lang only team ng SA na nagre-represent sa C. Sa tournament na to. Kasi, isipin mo, merong BTS North BTS America. Kasama din yung North, yung South America doon. Pero, since kasama sila sa TI, dito sila nag-training ground. Eto na yung sinasabi natin, GB. Take and split the map. In Beastmaster, pwede lang siya mag-push. Kahit na sa TI, isipin mo, pag may Aghanim settled siya dito, pwede lang siyang mag-trap out lang sa mga lanes sa top lane eh. Sabi dito ng tropa sa YouTube, pang snacks nyo, magiging pang candy na lang, uy. Hayos lang ngayon, pang la, ano, dagdagan na lang, dagdag nuyain na lang, pero look at TNC trying to take out the tier 4 tower slowly but surely with the boars of the Beastmaster. Pero another pause from TNC, mga kaibigan, another pause mula dito kay Insta, kasi meron natang ano dito? Frame drop on their end? Discord problem. Okay, okay. So, G naman na daw and all goods na sila, mga kaibigan. Pero yung lead still, naandito sa TNC, lamang pa din sila pagdating sa ating, ano, pagdating sa net worth kung iisipin natin. Okay. So, Aegis, kailangan nilang kunin. Kasi for this is the fourth Aegis dito. May, so, meron ng Ags, meron ng pressure. So, ito na sinasabi natin. Oh, so good in the grip for Pangolier 1x1. Napipitasan yun nga pong TNC. Pero, eto na din naman si Esa. Sama pa sa Dreams. He does have the buyback. Pwede niyang magamit yan para matulungan makapag-defend yung mga natitirang hero sa side ng TNC. But this is a Roshan for Hokori. Sabi dito ni Vitaly, hindi ko kailangan ng pang-highlight na black hole. All I need is to control TA. Yan. And diba? Pwede niyang i-refresh. Pwede niyang i-refresh to. Ay, hindi ko. Refresh, Roshan. Hindi niyang bibigay yung refresher. Kick off, nakayang Queen of Pain. Yung repressure, pero Aegis pa kuha dito ni Lumiere. Ah, hindi, binigay na. Finally, binigay na dito kay... Kanino ba ito? Kay Enigma. Kay Vitaly, no? Para makapag-double black hole mamaya. Naku, mga kaibigan! Mukhang yung pang-McDo nyo, magiging pang ano na lang ha, pang barbecue na lang. Oh. Oh my golly. Pang siomay na lang tao. Pang siomay na lang, no? Easy lang ha, relax lang kayo mga kaibigan, kapit lang kasi... Hindi pa naman tapos. Hindi pa naman tapos. Pero grabe yung Hokori. Talagang bumabawi dito ngayon. And this is a lower bracket match. Kaya sobrang, alam mo, sobrang higpit. Di ba? Di ka pwedeng kumurap dito sa gantong klase ng sitwasyon. Di ka pwede magkamali. Nang solid na mistake yun. Specifically, di ka pwede magkaroon ng solid na mistake. Kasi, force out na lang to ng mga buybacks. Force out na lang ng mga teamfights. Tsaka, may solution yun. Tutusin yung Hokori dito. Hindi na kailangan dito. Ang black hole mo lang talaga dito. Yun nga, si TA, I think 3 times na siya na black hole na napipitas. Oo. Oh. Cancel order. Reason for cancellation. Talo yung bet. So, para makapag-cancel ng order, mga kaibigan. Ano? Pero TNC, they will smoke up right now. Hindi na nila afford magkaroon ng ganong klase ng error. Hindi na talaga dahil kung hindi, lalamunin na sila dito ng Hokori. But, may buyback naman na si TA this time around. Okay, yun yung, ayun yung pinagkaiba sa mga nangyayari kanina. Diba? Lahat meron. Lahat merong buyback ngayon. So this is something na pwede nating tignan. Mga ngert-ngert, itong si Beastmaster, that's the dismember holding him down. Gardic will be taken by Asta, but Book will be falling. So 1-for-1 yung one for exchange. One. But still, oh. I think, so, no,
may buyback, so depende na lang kung magpo-poke out pa dito yung both sides. Pero mukhang ganun nga ang gagawin nila dito. Mapapa-buyback. Siguro ito maganda, Luigi. Kasi lalaban sa baba yung Hokori, pwede mag-buyback si Beastmaster tapos mag-TP sa outpost. Pero tignan natin ganun ba gagawin nila. Pudge uunahin, nasa kanya yung Aegis, pero hindi pa naman siya mamamatay agad-agad. TNC won't commit their buyback just yet dito kay Bok. Easy lang daw mga idol, easy lang ang lahat. Pero TA, teka lang. Nakabuti, nag-TP out na, and si Carlo ang napili, mga kaibigan, that is Rubik dead. Still have the buyback though, he still have the buyback. Kapit lang mga TNC fanboys. Kapit lang. Kapit lang tayo guys. So, ang great ng TNC. Pero, yun nga, it is a game na to. Natin ma-analyze na lang natin is the mistakes. Yung mistake na lang talaga. Sino man naging worst mistake dito, yun ang matatalo. Tsaka iniptalo, dito sa game na to, iniptalo na talaga eh. So, yung mga godly black hole dito, probably maging intact dito for Vitaly. High ground death na lang dito yung TNC, mga kaibigan. Kung papansin na natin, dalawang wave ng Hokori naka-shove up. TNC naman, naka-shove naman yung top nila dito. Oh. And si Bok dito, pa-respond na. Pero kanina, ganda din ang ginagawa ni Bok dito. Nagpe-pressure out siya. Try niya mag-force back dito. And yun nga, BOT na rin kasi siya. Kaya madali lang yung gagawin niya dito. Napapareact na yung Hokori para mag-back. Okay, Panglier going for the link and spear. Maganda yan. But Pudge will fall down. Okay. Tiny, makakapag-avalanche. Delaying itong si TA. Pero, naku po. Oh, dumugi ni pa. Black hole na nga dito ngayon. Tatlo, patayin naman si TA. May buybacks pa naman sila. Gem will now be dropped. Tiny will fall down. Pero wait lang daw. Sabi dito ni Tiny, anong ako? Si Chris ang mamamatay. And that will be the reward by Tilikor. Napabuyback na dito itong si ES. Wala nang Aegis. Pero mga kaibigan, pumapalag na dito ngayon yung both teams. Guard deck, mapapatay pa dito nitong si Bok. But wait, Lumiere is here to chow him down. Nandito naman din si Analog to help out together with Vitaly. He's trying to TP out, but he'll be able to do so. Wala naman ang pamigil yung Ori that moment. 14k gold lead for Hokori, 54 minutes in. And actually, wala na yung gold lead na yan. Nakikita na natin dito yung mga outplays eh. Oo. Diba? Baka ang paglalabanan lang ni Tio JP, buyback talaga eh. Buyback talaga yung buyback magiging crucial sa kanila dito. Pero given na walang buyback si Pango, walang buyback si ES, iti-take tong chance na to ng Hokori. Alam nilang kailangan mag-ingat ng TNC dito ngayon. Pinipilit nila mag-buyback dito sa TA, but wala. Siyempre, tipid si Asa. Kailangan niyang magtipid ng buyback. So, okay? Saka, bibigay mo na talaga yan sa TNC. If you're TNC dito, ayaw mo naman i-force yung buyback ni Asta para lang mag-first ng fight. Which is gonna be a very costly for them. Kasi yun yung magkakos ng game mo eh. Kaya, okay, bigyan na tayo ng set of rocks just to make sure lang na even things out, yes. Pero, it's all about that execution. Yun yung madadalian natin, or yun yung sigurong iisipin natin dito for both sides. Kasi, nadadali na yung TNC, natatreaten na sila dun sa black hole eh. Buti, nakatakas si Bok dun. Ano talaga siya dyan? Kandidato siya para mamatay eh. Parang kapag na-elo ka dyan, dali ka talaga. I mean, may buyback siya, oo. Pero ayaw mo naman na, ano mo yun, mabobosit ka, gantong klase ng sitwasyon. And kanina, TNC talaga yung nagpo-pushback sa Hokori. Right now, TNC naman yung nakukulong sa kanilang base. Dayan, nagbaliktad na yung kwento. Pero hindi yung typical na baliktad na talaga yung game na to. Kasi, one mistake is all it matters, especially yung mga buybacks, sobrang crucial. So, ang tanong, sino ang magiging crucial na buyback o sino yung pinaka magiging best, yung nagiging error dito ng both sides? Sino ang mas, parang sabi na lang natin, sino ang tatalong dito? Or, sino ba yung magiging better team? Yun na lang ang pwede natin sabihin. Diba? Kasi syempre, Hokori, EI caliber. TNC, ganda nga na nagiging performance nila dito actually up against a TI caliber team, no? So,
Hindi ko alam. Kailangan sigurong maging ano, maging maganda pwesto dito ni Carlo. They need to group up. Hindi na pwede yung mapipitasan sila kasi syempre Hokori. Alam nila sa sarili nilang pag kulang yung TNC, mahihirapan din yung pumalag. Oo. And ito, mukhang maghihintay na yata tayo ng 16 minute mark dito, GB. This is like game number 1 nung una sila nag-meet. And mukhang deja, mukhang deja vu ata ito. And ito kasi game number 3 na, so all the marbles nasa kanila dito. One mistake is all it matters. Tapos finally may Aeon Disc na dito si Pangolier, so hindi na siya hindi siya gaano mabuburst. Bane as well, meron na rin. Added survivability, pero nag-umpisa na yung laban. The beginning of the end. Pero i-escape muna yung Hokori. Kaso nga lang, Rolling Thunder committed already. Nightmare for Beastmaster. May stop siya dyan ng bahagya, but Gardic about to die. Liquor saving him with a toss. The roar will be given for Tiny, pero kinain. Tamang save play from Hokori. Kinain doon nga po sa may ibaba para makahanap sila ng better position. Good word placement for these two. That is why TNC and Hokori, alam nila yung mga maneuvers na gagawin nila dito. Sinusubukan nilang i-predict yung next move ng kalaban nila. Matihan talaga, parang chess lang to. And this is the fifth Roshan. Aray, so ito, if ever na sinong manalo sa fight ito, pwedeng mag-Roshan, pwedeng mag-straight ng game to. Unless yung mga, kung may buyback pa yung both sides. Pero kung tutusin, yung mga core ng both sides natin dito, meron pa eh. Aha, Pangolier lang yung wala. Oh, Pangolier terms lang of core, ha? Terms of core for both sides. So sa ngayon, Tiny, okay, gusto ko yung magiging item niya, Wind Waker. That's something pang save sa side ng Hokori. If mapasama nga yung isang hero nila, but they know that Roshan is up. TNC naman, nakasteady na lang din. On that area, hindi mag-overcommit yung Hokori since alam nila na ang hirap pumalag. May Echo, may Rolling Thunder, may Roar. So, kailangan muna nilang pumitas if ever. May mahuhook pa? Wala namang makukuha. Good gem usage by Tiny. Ito. May vision, tsaka traps din. Alam ko, na-hook na ata yung bird eh. Yung hook dito ni Beastmaster. Ay, yung hook. Okay. Oo, yung hook. Well, may vision. Meron din gem eh. So, makikita mo na naman rin agad. Hindi ko sure kung si Beastmaster meron na siyang may shard na siya dito para may added lockdown din siya. Pero ano bang magiging item ni TA dito? Mabilis kasi, hindi ko makita. Mag-MKB naman si Pangolier. Overwhelming blink na dito si Pudge. Overwhelming blink yung item ni Pango eh. Yung last ko nakita, yung last item niya. So, si TA, Si TA naman, meron siyang sweep link yung last item niya rin. Okay. Kaya yun, mga tier 5 items. Okay, oo nga, 60 minute tier 5 items na Force Boots for Queen of Pain. Ang mga nakuha naman dito ni Pango, Stygian Desolator will help Asta a lot. Okay, so mas magiging solido yung kanyang damage. Force Boots for Tiny. Okay, Ex Machina. For, for Hokori. No, kaya pwedeng gamitin. Pwede rin kaya training maata, mas okay. Triple BKB yan. Kaso, ngayon kasi dahil dun sa nerf ng Refresher, at least 2 black holes lang ang makukomit mo. Totoo. Alam ng ano eh, alam ng TNC na pagka hinayaan nila, kunwari si TA for example, pinapugak nila sa ibang lane, alam nila na pwede silang mapunish eh, kaya hindi din ginagawa ng TNC yun, mga idol. Alam nila sa sarili nila, they need to win one big fight. Diba? One big fight, solid they need dito. Fallen Sky, yun yung nakuha dito ni Asta. Oh, ganda yan kay Pango. Oh, pwede rin. O kaya kay ES. Diba? O kaya kay ES. Para saan ES talaga? Nag-spoil pa nga si Busalo. Ano daw? Nag-spoil si Busalo. Pumasok. Okay, smoke play by TNC. Oh, ito na, tignan natin. Dito, kailangan nilang ma-check out nila dito yung possible bane, pero wala silang pantanggal nung ano eh. Wala silang pantanggal nung Aeon Disc. Like wala silang mga nullifier, ganyan. May witch bane sila, pero hindi ko alam kung nila dito yung witch bane. Pero nagka-try out, nag-pop out sila ng
mag-Roshan. Pero smoke play for Hokori, TNC. Pagde-def nila dito si Pango, but alam na Hokori yung mga nangyayari ngayon. Baka naman, ay nila mga kaibigan na gusto. Remember, Sonic Wave binigay para kay Bok, pero may buyback sa dyan. Ngayon naghahanap na nga dito ng next victim, yung Hokori. That's gonna be the whole... That was nice. May fallen sky din silang nadampot doon nga sa namatay na creeps. May buyback naman dito yung TNC. Yeah. Pero actually, lahat na sila may buyback eh. And eto, Roshan. Totoo. Available na. Pero with that win, sa clash ng Hokori, Roshan will be available. May Aghanims. Everything is up. Panglima na to, mga kaibigan. Kung hindi ako nagkakamali, Ages for Queen of Pain. Nga ako. Panglimang Ages na nga to. Lahat silang full slotted na eh. Sino, ano yung item ni TA dito? Inistay pa niya dito yung threads niya eh. Kasi pwede nga siya mag-blood turn dito eh. And then si Kop may blood turn. TA yung gusto makita ng item. Eh, nullifier yan. Kailangan niya dyan. Kailangan talaga ng nullifier. Pwede, para di makapag, ano, no, makapag Wind Waker's Tiny, walang 4 staff, yung kalaban, pero ngayon, no, Hokori will try to take out the tier, sorry, the top set of racks of TNC, forced buyback for ES and Book. Alam ng Hokori yung mga mangyayaring yan, pero yung tinulak ni TA na lane, okay naman, nababangasa naman na nila yung tier 4, pero for Hokori, talagang kapit na kapit pa rin sila sa game na ito. Oh. And kailangan nila depensahan. Kasi medyo yung flow ng creeps dito, wapo versus TNC, pero di na nagagawa ni Book yung gusto niya eh, no? Oh. Yung split push. Instant TP. Oh, mahirap na to sa ganitong game. Si Dan napapatanong sa gilid, hindi pa rin tapos yan. Pero lift save by Rubik, by Carlo dito ngayon kay Bok. That's nice, since napakomit na nga ng BKB. Pero teka lang, full binigay 9. Oh my god, BKB won't be gone for the first time. He does have to buy back. That's a refresh. Black hole again. Bok, mahuhuli dyan. Pati pa ang gulir nyo, mahuhuli pa mga kaibigan. Kaso nga lang, mamamatay natin sa dito ngayon. That's gonna be Lumiere taking Carlo. Courage will fall from the hands of Lumiere as well. Walang buyback si Bok. 4v5 potentially dito ngayon, mga kaibigan. Pango, Rubik, forced buyback as well. Nag-refresh na si Lumiere. Nag-refresh na si Lumiere indeed. Krish with the Rolling Thunder. Ay, Mega Creeps na. Nauna pa nga sa Mega Creeps yung Hokori, guys. Oh no. Tapos wala pang buyback si Book. Dead for 90 seconds. And if you're TNC dito, you don't have that buyback. So, ang tanong dito, will you commit or kailangan mo mag-defend? Pero tingin ko, kailangan na talaga nila mag-defensahan muna. Kasi pag lumabas pa sila dito, like, kung may, okay, mapatas ka dito sa Hokori, pero may buyback sila eh. Ayun na nga, may buyback pa. And gusto ko yung ginawa ni Enigma right after nilang makamega, right after nilang makakuha dito ng win on that clash. Si Enigma pumunta sa baba to shove the bottom para nga all three lanes ng Hokori naka-flow na, and the next team fight wala silang magiging problem. Pero roll up plus Rolling Thunder, Lumiere nagamit ng BKB, pati nga yung Lincoln niya. Kaso nga lang, look at TA, pati itong si Krish magugulungan naman niya itong si Pudge, but Pudge is way too low. Papalagpa ba siya dyan? Avalanche sa may Gedli. Tier Licker setting him up. Oh my god, Lumiere with the hook. The grip is there. Pudge! Wait. Kaibigan, Christian na. Una pa. Mavis will also fall. No buyback for three heroes aside ng TNC. Lumiere way too low, pero hindi siya namatay. Analog is there. The black hole will be up, and that is GG for TNC. Naku po. Ay. Sila pa yung natalo doon, mga kaibigan. And wala nang nagawa yung TNC doon sa may bottom. Wow. Para game. Para game. Para game for both sides, actually. Di rin ka masisisi what happened to TNC sa mga ganun na scenario. Like, medyo naging passive, yes. Pero hindi mo rin sila masisisi kasi nadala na sila yung time na nag-buyback sa Asta dun sa may tier 3 tower sa may top lane. Kasi dun na parang kinabahan na yung TNC dun na
anytime pwede lang siya i-block out, pwede lang siya i-burst, yung mga ganun, di ba? So, doon na nag-struggle yung TNC, na totoo lang. Pero, di mo rin sila masisisi dahil, kung tutusin, kung hindi nagugulat si Asta sa mga block hole na ganun, tingin ko game na sa TNC eh. Pero, it cost them yung game na yon like, magal pa, di ba? And for Corey to manage to seals this win dito sa game number 3. They lost their chance. Tumagal nang tumagal yung laban, Lumiere sobrang kunat, Vitali nakakahanap na nga ng magandang play. He was able to get Lincoln and BKB at the same time. Kaya hindi na ganun kadaling mapatay yung isang Enigma. And for TNC, napapaisip na sila eh, sino bang uunahin nila, mga kaibigan, di ba? Which is sobrang hirap ng patayin ng hero sa side ng Hokori. Hindi natin masisisi yung TNC. It's just that Hokori, they were the better team sa game na yun, mga kaibigan. Asta tried, TNC tried, but still, kapos yung kanilang kalakasan. Oh, and that is it for TNC for the BTS Pro Series Season 12 run. They will be eliminated, and Hokori, on the other hand, will proceed sa ating lower bracket, round 2. And mga idol, antayin nyo na lang yung Lil Gun versus Army Geniuses mamaya yan sa pagbabalik ng Kuya Nick. And pahinga muna tayong lahat mula dun sa nakakapagod na laban na yon. Antayin na kayo para sa ating Game 1 ng Lil Gun versus Army Geniuses. Kuya Nick, we'll be back.